para ho sa pinakabagong update patungkol sa pagbabakuna. Maraming salamat po. Patuloy ang ginagawa nating safe, fast, accessible vaccination dito sa ating lungsod. Sa ating pinakahuling datos, ang Taguig ay nakapagtala na ng 1,868,082 na doses ng COVID-19 vaccines. 813,027 mula rito ay fully vaccinated na. Sa bilang na ito, mayroon ng 232,513 na katanggap ng kanilang booster dose. Para sa ating mga senior citizen, mayroon na pong 66,336 na fully vaccinated na. Sa ating pediatric population naman, 70,051 na ang naitalang fully vaccinated mula sa age group na 12 to 17 years old at 25,778 naman ang kabilang sa 5 to 11 years old. Patuloy pa rin ang pag-arangkada ng ating home vaccination team na may suma total ng 665 na doses ng naibigay, 401 dito ay fully vaccinated na at 106 naman po dito ay nakatanggap na ng kanilang booster dose. Lubos pong hinihikayat ang lahat ng Tagigenyo na magpabakuna na at kung kayo naman po ay fully vaccinated na, marapat lamang na magpa-booster shot 3 buwan matapos ang inyong second dose. At kung kayo naman po ay nakatanggap ng bakunang Janssen, kayo ay maaari nang magpa-booster matapos ng 2 buwan. Ang ating standalone Taguig Vaccination Information and Training Center sa Lakeshore Complex, Samsung Hall sa 6th floor ng SM Aura Premier, Venice Grand Canal Mall sa Makindi, at Bonifacio High Street sa Lane P, East High Street sa Barangay Fort Bonifacio ay patuloy pa rin ang operasyon upang magbigay ng proteksyon ng bakuna. Ang ating vaccination microsites sa pamamagitan ng ating 31 health centers ay may schedules rin ng COVID-19 vaccination rollout sa ating adikaing mapalapit at mapabili sa inyo ang access ng pagbabakuna. Samantala, huwag na huwag din kalilimutang tangkilikin ang ating routine immunization program para sa mga bata mula ng kanilang kapanganakan gaya ng HepaBee at birth at BCG at mga sumusunod na mahalagang bakuna mula edad na 6 na linggo hanggang sa 11 taong gulang upang maiwasan ang mga vaccine preventable diseases gaya ng polio at tigdas. Paigtingin natin ang proteksyon ng ating mga anak lalo na sa mas nakababatang edad sapagkat ang mga edad na ito ay nasa vulnerabong sektor lalo na't sila ay wala pong bakuna against COVID-19. Maging mapagmatsyag din po sa anunsyo ng pamahalang lungsod sa pakikiisa natin sa Department of Health sa darating na May 30 hanggang June 10 na kung saan tayo po ay magsasagawa ng malawakang routine and catch-up immunization sa mga batang edad 0 to 23 months old o ang ating Chikiting Vaccination Days campaign. Tandaan po, kayo man ay fully vaccinated na o nakatanggap na ng booster doses, numero uno pa rin ang tamang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at wastong social at physical distancing, lalo na po kung kayo ay magawi sa matataong lugar. Ako po si Mardias Guerra ng Taguig's National Immunization Program na nagsasabing sa ating bayanihan at pamamahala na may pag-ibig, thinking big and dreaming big is not impossible because in everything we do it together. Let's continue to heal and celebrate life as one. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kababayan Taguigenyo, patuloy ho tayong magpa-booster sa mga hindi pa ho nagpa-booster pero tapos na ho sa kanilang first cycle. Yung nagkaroon na ho ng 2 doses. Napakahalaga ho na tayo ho ay magpa-booster para may karagdagan tayong proteksyon. Napakataas ho ng porsyento ng ating mga kababayang Taguigenyo ang nabakunahan na, yung first and second dose. Pero hinihingi ho natin sa pangkaramihan ng mga Taguigenyo na kwalipikado na, tayo na ho ay magpa-booster para lalo tayong protektado. Ayaw na ho natin mag-lockdown. Ayaw na ho natin maramdaman yung marami nagkakasakit, nagsasara ang mga ospital, privado at pampubliko sa buong Metro Manila. Ang solusyon ho dyan ay tayo ho ay magpa-booster para protektado tayo. Sa mga anak ho natin, pinayagan na ho ng DOH, pinayagan na ho ng FDA yung pagbabakuna sa mga bata. So yung edad 5 pataas ho, pwede na ho magpabakuna. Lalong-lalo ngayon, hinahanda na natin at nagsimula na yung ibang mga face-to-face classes. Bakunahan natin ang ating mga anak laban sa COVID para protektado po sila.